Magandang araw sa inyong lahat. Welcome again to my YouTube channel, MVO to Service and Repair. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang aircon. So, itong sasakyan na ito, CX7 Mazda. Ang problema, hindi lumalamig yung aircon. At unfortunately, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano i-check, but i-demonstrate ko na lang ngayon dahil nagawa na, nakalimutan i-kuha na ng video. So, demonstrate ko na lang kung ano yung ginawa natin. So, yung customer nag-complain na hindi lumalamig yung aircon, hindi nag-kick in. So, chinik natin at nalaman din natin na yung auxiliary fan number 1 hindi rin gumagana. So ito yung relay ng auxiliary fan number 1, tapos ito yung relay ng number 2, both auxiliary, dalawa yung auxiliary fan nito. So sinik natin yung power mula dun sa relay, power supply, papunta dun sa compressor. It's really hard to say because don't have enough room to, yeah. So ang ginawa natin, sinik natin yung power supply going to the compressor, and ang nangyari, wala siyang power supply dun. So nung chinik natin yung relay, yun nga, na may open circuit yung relay, hindi na siya nagkumukonekta, kaya nga yung fan number 1 hindi na rin gumagana. So ayan, pinalitan na natin bago na yung relay yun. Tapos nung mapalitan ng relay, chinik natin, may power supply na papunta sa compressor. Ang problema, yung compressor hindi pa rin nagki-kick in. Oo. Tapos chinik natin yung gas, wala na rin gas dahil may leak yung compressor. Ito nga siya. Ayan, oh. Ito yung compressor niya. So ayan, basang-basa. So may leak yung compressor, wala nang gas yung system. So ang nangyari, hindi na rin magki-kick in yung clutch dahil nga walang gas. So ito, pakita ko sa inyo. I-chinik ko yung ang compressor. Pagka sinuplayan natin ng positive yung compressor, hindi na siya yung clutch, hindi na nagki-kick in. Ayun. So ayan, dapat ito, ayan, pagka maayos yung magnetic clutch, dapat may ground tayong makukuha dito, may negative. So ang nangyari, ayan, dapat may ganyan siya. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Kasi buo yung winding ng magnetic clutch. So pag sinuplayan dapat natin siya ng positive, magi-engage yung magnetic clutch. Ayan, kita nyo. Hindi siya masyado. Etong isa, para makita natin, makita nyo na itong yung pag-actuate ng magnetic clutch. So ito siya, malakas ang impact nito pag nag-engage siya. Ayan, oh. Ayan, makita nyo, kumahatak yung pag nag-engage siya, talagang nag-engage siya sa pulley. Ayan. Ayan.
So ito, itong original dito ng itong lumang compressor ng CX7, wala talaga, wala siyang, may negative muna siya kung buo yung circuit nung magnetic clutch, yung winding. Kaso wala, ayan, wala siya. So kahit supplyan mo pa siya, wala rin, dahil wala siyang ano, wala siyang, hindi buo yung circuit ng winding. So ganun lang. Pinalitan na natin ng compressor na bago, dahil yun nga, may leak yung luma. Yan, may leak siya. Yan. So nagpalit na rin tayo ng ito, relay. So titingnan natin yung aircon kung lumalamig. Ayan, kung naririnig nyo, nag-engage na yung ano, nag-engage na yung clutch, magnetic clutch ng compressor. So lalagyan natin ito, thermometer, para malaman natin kung malamig na nga ba. So far bumababa siya hanggang dapat magkaroon siya ng at least from 6 to 10 degrees. Almost 6 degrees, pagitan ng 6 to 7, so which is really good. So all done, nasolve natin yung problema ng aircon. Pero meron pang complain ng customer nito, maingay yung makina niya pagka umaga, pag start niya sa umaga ang ingay. So ayan, makita nyo may check engine siya. Ayan. So chinik natin yung trouble code. May problema yung catalytic converter. So hindi lang yun yung problema, iba yung trouble code doon, iba dito yung sa ingay niya. Pagka uminit na, wala ka nang maririnig, hindi gaano, ito na yung pok. Yun. Medyo may ingay siya ng konti, pero sa malamig sobra ingay, garalgalan. So nirecommend natin yung timing chain kit na palitan. Titingnan natin kung i-approve ng customer.